Francis Miracle R. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Welcome po muli sa balagam ating daklan sa buhay. Ito pong balagam po ng Jesus Miracle Hour. At ito naman po ihatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito naman po ipinagungunahan na aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Wilde Almeda. Na aming minamahal ginagalang na San Pastor Linus Almeda. Kabalikat po ng mga beloved children na sinuturo ang purong-purong ebanghelyo ng kaligtasan. Kalakip pang kapangyarihan sa pagkapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang kita lahat ako nagpapawad po ng pinakamataas na pagkupuri, pagwalhati, pagdalabagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pinagbukan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wilhelmina, the end time prophet of God, and we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son Pastor Linus Almeda. Greetings and respect to all the beloved children of Almeda family. Sa lahat din po ating malamat ng ibig ng mga kapatid ng mga kapamanggawa, sa lahat po ating mga beloved listeners, sa ating beloved viewers, viewers to all the world, magandang gabi po. Tumon niyo mga kapatid sa mga Panginoon, Barry Hillcruz at kasama din natin mamaya mga beloved ko, Pinyo Marjo Masera at sa lahat po ating nahainibig ng mga kababayan, particular po yung mga nagarap ng katotohanan, nagarap ng kagalingan ng karamdaman, katugunan ng mga problema sa lunin, nais po bang makaiwas sa mga dumarating ng mga salot kalimedan sa mundong ito, nais po na aming minamahat din nagarap ng Pastor Evangelista, will amin na kayo pagpalaan, lubos na patuloy po yung mantamay sa ating pumalagwain dito sa radio, Amen, praise God, at sa ating pong live streaming, Amen, praise God, hallelujah, sa ating mga malagawain, sa ating pong midweek service every Wednesday, sa araw po ng bukas, ating po midweek service 1-6 po na hapon, Friday service 1-6 po na hapon, at ang ating general worship every Sunday, alas 10 po na hapon, Amen, praise God, at tayo po ay naka-live webcast mga inibig ko, at itype lang po ang JMCM Central sa YouTube at sa Facebook account. At pagiging kaligtaan natin po ang TV program sa PTV 4 every Saturday, 10:30 po ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi. At ang ating radio program dito po sa Radyo 1, DZMA 15:30 sa matalapit ng Lunes hanggang Sabado, 11 to 12 po tayo ng ating gabi. At tayo nakalive stream niyo po sa Facebook, itype lang po ang DZMA 15:30 Hertz sa YouTube, official DZMA 15:30 Hertz. At sa lahat ng inibig ng kababayan na pinagpala mo sa gawang ito, maraming po kayong makibalikat para po sa pagpapalaganap ng purong ebanghelyo ng kaligtasan at maraming magbigay through our JMC video call number per view runs 340-390-268-577. JMC and video call number per view runs 340-390-268-577. For Frank Gasol, ang ating bilang telepono sa ating pastoral house, 837-5148, 837-5148. At dito sa ating pilang, pwede kang tumawag ating lalang, 845-241-59, 845-241-59. At tayo patuloy magpuri sa ating naklanyo sa muhay. Amen. Praise the Lord. God bless you po, my beloved. Analyst Matt Smith sa makalang tawag niyang sa araw na tayo po muna mag-isang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O po, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihan pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, pagbawa ko ng mga pagkapala. Sa punang dalan ng taong nilang sa aming minamahal, dinagano pa sa iyong panggilista, wala amin ng tayo pa po God. Minsan ba kami nagupo na kapasalamat, yung malagawa, minsan papawid, sa lupang isa oras, pagkitanghal. At ang kapunang dalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat po namin minamahal, dinag-ibig ng mga listeners, pagkin sa lahat ang webcast viewers throughout the world, anuman po alamang taglay na karamdaman, mabigat na problema sa langin,
Tugunin mo po siyang himalang kapamaranan at higit sa lahat. Mahal ang Panginoon, patuloy sila ako. Sa mga mabuksan, kalamang Espiritu na pang unawa upang sila ay makapiling sa aming paglilingkod sa Diyos. Bago po yan, sa mga minakabatamoran sa lahat ng aming nagpagkulang. Asa to aming sinasaway ang lahat ng hadlang na kaway. Damas sa mga sa Diyos out in the mighty name of the Jesus. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Asa nga lang po nakapagbukas na lang kong mga radio set kaysa gawain ito ng Jesus Miracle Hour, hatid sa inyo ng Jesus Miracle Shade International Ministry. At so, asa mo ito tayo po na sa bahay ng mga buhay na pato, na kung saan titipin ang aming yahayag yung ating po mga kapanginan na ginawa ng Diyos sa aming mga buhay mula sa lusok ng kasalanan. Dati natin ang kagulunan ng buhay, walang kapayapan sa pusisipan. Ang mga rin po ay dating sa lahat ng nipunan, mga iba ay hindi kumikala sa Diyos at ang iba-iba po ay talaga naman pong andun ang mga narunong sa mga iba na nagbabawal ng droga so bata sila makakalimaglingkod. Sa ating mga hanap naman ngayon po ay aming pong ipinatuo yung kanyang mga kamamagawa na pignaw sa aming mga buhay. Sabi nga po dito sa unang dito Book of Isaiah chapter 43 verse 21, "These people have I formed for myself, they shall show forth my praise." Ang bayan ng aking inanyo para sa aking sarili upang kanilang may hayag ang aking kapurihan. Sabi bilang anak ng Diyos ay pong ipapahayag si Siwalat ang kapangyarihan ng ating mga panahon. Dakil pong binibigay alas sa mga mili-miling pinagpala ng ating mahal na panahon, ating bilad Mother Domingo Reyes. Amen. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mala Pastor Wildy Estrada Almeida, pag-aalala po sa banal na turo, tara ng ating minamahal at ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, pagbati po sa beloved children po ng ating beloved parents in the Lord at sa inyo po lahat man nakaantabay po sa ating radio program. Magandang gabi po. Nasave po ako rito taong March 10 po, 1991 po, sa kahabagan po ng pinakamamalapan ni Jesus. Ako po ay pinagaling niya po sa aking mga karamdaman. Ako po may karamdaman po na mahina po ang aking baga po. Madalas po ako mahilo dahil low blood po ako. At ganyan din po, madalas pag tag-init po, nagdurugo po yung aking ilong. Nung nakakilala po ako sa ating pinakamamahalapan ng Jesus, lahat yan po na ipinagaling po sa ating pinakamamahalapan ng Jesus. At ganyan din po, bali una po na sa ipuri po ang beloved father ko po, na siya po ay may karamdaman po na nervyos, na tunay po, hindi po siya makalabas po ng bahay dahil po sa takot. Subalit, nung matunghayan po niya ang banal na gawain po sa ating TV program, at sumunod po siya sa panalangin po ng ating minamahal, inagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida, na pinatang niya po ang kanyang kanang kamay po sa TV screen, at yun po, nakaginhawa po agad siya ng pakinang pakiramdaman kung kaya't ang aking busabayan po ay nakakilala po sa ating pinakamamahalapan ng Jesus. Dati rin po, ang aming buhay din po ay magulo po. Tunay marami po kami mga pasugalan po at nandadaya din po kami sa kuryente at sa tubig po. Tunay po nung makakilala po sa ating pinakamamahalapan ng Jesus, lahat po ay binago po sa amin. At gandi po sa pagliligtas po sa ibang lingkod, misan po, ako po ay nakagat din po ng aso po. At tunay po nung pagagat po sa akin, sambit ko po ang Hallelujah, praise the Lord. Pagdating ko po sa bahay, nakita ko po yung pantalon ko po, butas po. Pero sa kabagang po ng malapan ni Jesus, di po tumala po. Kagat po ng aso po sa akin. At sa pagpapala naman po, itong bagong late, at itong nakaraang Sunday din po, at tunay po pinagpala po ako ng isang bagong gadget po. At hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahalapan ng Jesus po lamang. Praise Amen. The Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi sa mga kapatid, sa pinagpalang patrinya niyo pong napakinggan kung paano sila pinagpala, simula na sila ilumakad ang ayon sa kalooban ng ating mahalapan ng pagkapalang physical, material, lahat ng spirit ko mahalapala. At ayon magkapatuloy sa ating mga pinagpalang buhay na po ito, at naman pong binibigay ang ilang parin sa mga milyong pinagpala ng ating mahalapan sa gawang ito, ating beloved sister Ruby Kasyong. Amen. Ako po'y pinanganak na ngungo. Ako po'y may biak sa ngalang-alam. Hindi ko po mabigkas ang mga binibigkas ko ngayon. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa akin pong pagmaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tunay pong pinagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po dati po kami po ay nangupahan sa release po sa isang squatter. Ngunit ngayon po sa aming patuloy na
Magbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na pinagpala po kami ng mahal na Panginoon ng dalawang tahanan. Kung dati kami po ay nangupahan, mga minamahal, na ngayon po kami po ay mayroong paupahan at may sariling bahay. Kung dati kami po ay nakatira sa squatter, mga minamahal, ngayon po kami po ay nakatira sa isang subdivision sa Cavite, Bacoor. Marami po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasalamat at sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless mga lapatid. Sa pinagpalampatunyan niyo pong napakinggan kung paano niyo po silang pinagpalubos ng ating tagalang Diyos na buhay. At dyan na po natatapos ang ating unang bahagi na ating walang kawain. Bago po niyo makapakinig ng purong ebanghelyo ng kaligtasan ay asin sa ating ang dearly beloved Honorable Pastor Ivan Jesus Armenda, tayo po na magpakilala ng ating pong himpilan ng radyo. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ito tayo sa bahagi ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Ito'y dinadala sa ating panalagoy nating minamahal, ginagalan ni Evangelista Wildy Estrada Alman. Magandang gabi, minamahal. Let us pray. Dear Heavenly Father, in the name of our dear Jesus, touch everyone, including our dear fellow countrymen throughout the country, dear peoples of the world. Touch them, O Lord. Let them believe, ship them from damnation, cast out unbelief and doubts from them. Help me bring forth a message and bind the power of darkness in the name of Jesus. Demons of hindrances, Satan, demons, be present. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Thank you, Mother, in the name of Jesus. Be simply. Be seated, please, my dear brothers and sisters. Minamahal. Dito, minamahal, wala tayong pasalamatan. Kundi ang ating mahal na Panginoon. Siyang buhay, siyang dahil, siyang katotohanan. I'm not worthy to kiss His footsteps. I consider myself just an atom before the eyes of God. I am not worthy to mention His sweetest holy name, the name of our dear Jesus, God of extreme love and charity, the creator of the universe, the redeemer Jesus. Colossians 1:16, Jesus Christ created the heavens and earth. If you deny the Son, you have the Father in you. You deny the Father. Amen. 1 John chapter 2, verse 23. Whoever denies the Son denies the Father. Bakit, minamahal? Because God the Father, 1 Corinthians 8:6, came to this world in the flesh. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of God in us. God, the Father, was manifest in the flesh. Amen. First John chapter 5, verse 20. Jesus Christ is the true God and eternal life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The man must have the Spirit of God. The man without the Spirit of Christ, he is none of his. Be sure you are a child of God. God is in you. Because He says, I have not given you the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. Kaya, ang Kristiyanong may Espiritu ng Diyos, libre ang pag-ibig. Grabe ang pag-ibig ng tunay na Kristiyano at libre ang kapangyarihan.
You are going to select a serpente. No one can overcome him. No one can overcome him. Even Satan, Jesus says, I give you power to train the serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. And nothing shall by the start you. For the King of God is not in word, but in power. Si Satanas, takut sayo. Cristiano kang may Cristo. He is in you. You are the temple of God. Who can scare you? Who can overcome you? Impossible! If someone can overcome you! Hallelujah! Rejoice! Thank the Lord! Hallelujah! Terrible. Kung may nag-isip na kayo magtagumpay sa tao, mga tao na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan, kayo mapapahamak? Amen! Just in the split of a second, our loving Father Heaven can destroy anyone. Try to destroy the gospel. We'll try to hinder the word of God that should be preached throughout the world so that everybody will hear the good news, the gospel, the power of God to salvation. Parang lahat ay matanggap si Kristo. Si Kristo ay maghari sa mga tao. Hindi si Satanas. Hindi na mag-alipin ang demonyo. Maging kasanong totoo bilang tagmagmana ng buhay na walang hanggang. Hallelujah! Praise the Lord! Kapag tanggapin mo si Kristo, ang maghari si Kristo, inyong Diyos, buhay at kapangyarihan. Walang magtagumpay na hold up, pero kidabi, kilang madera, rabis lahat ng kasamaan, iurakan mo, you can overcome them, in the name of Jesus. Rejoice, for it is written in Daniel chapter 7, verse 20-23, all the born-again Christians will rule there. Amen and amen. Hallelujah. Malapit na. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na hindi nakatanggap kay Kristo, walang Espiritu ng Diyos, alipin ang kasalanan, alipin ang Diablo, he succumbs to the winds of corruptions of the devil. He cannot overcome sin. He follows the dictates of Satan. But you need the Spirit of the living God to live for our loving God, to become a righteous child of God, a powerful being indwelt by the Spirit of the living God. No one can scare you. No one can overcome you. No one can cow you. You can overcome them in the name of Jesus. Hallelujah! Ang mga pamilya na nabiktima ng drug addiction, na mga drug lords magiging alipin ng drugs, pati pamilya, buong pamilya ay mapangkaruta. Lahat ng kayamanan ibibinta lamang, ibibili sa mga drugs upang mapunta kayamanan sa mga drug lords. Hallelujah! That is the work of Satan to destroy you beyond your darkest recording. Wake up! Fight against Satan! You cannot overcome Satan. You cannot fight Satan if you do not have the Spirit of the living God. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako nagmamahal sa bansa. Nagmamahal sa aking kapatiran. Sa aking ginigilin mga kababayan. To the extent that I'll rest my life. Hallelujah. Rilis ko ka aking buhay. Kung hindi totoo aking sinasabi, kung walang kapangyarihan, walang Kristo, walang Diyos, wala ako sa katotohanan. Nandito ako dahil sa pag-ibig sa aking ginigilaw na kababayan. Nandunong ko sa Amerika. 86 hanggang 89, ako'y pabalik-balik. Ibig ko na tumira doon at nangangamba ko na maagaw na ang bansang Pilipinas ng komunismo. Hindi ang plano ko, dalhin ko lahat ng kapatiran sa Amerika, through Mexico. Ngunit,
Pinabalik ako, mahal Panginoon, pinaisip sa akin ang demons of cancer na papalayas natin sa pangalan ni Jesus. Leukemia, TB, diabetes, maraming mga demon poses umatungal. Pagpatong naging kamay, minimal malayo pa, tumba na mga demon poses sa pangalan ni Jesus. Bagyo! Sinabi ko sa pangalan ni Jesus, tumigil ka! Super typhoon in Christ again, tumigil sa pangalan ni Jesus! In PA, salib na magalit sa akin, nakumbirte. Pinagbumaril ako ng mga MLF, mga NPA. Ang bumaril sa akin, nangamatay, ang natira, nakumbirte. Yan ay sa Biblia! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Nakita po natin sa Genesis, chapter 20, verse 1 up to 7, nang dahil lamang kay Sarah, asawa ni beloved prophet Abraham. Nung kunin ni King Abimelech, sinabi niya ang buong bansa pinagharian ni King Abimelech, kanyang ugnawin, ilang milyon papatay ni lahat. Si Father Abraham ay servant of God. Galatians 4:4-5, natanggap natin ang Espiritu ng Diyos nung tayo naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Tayo naging mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Sino ang kalaban mo? Magtagumpay laban sa iyo kapag ikay anak ng mabait na Diyos. Wala! Wala! Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Buong bansa wasakin nang dahil lamang sa asawa ni Father Abraham, kinuha ni King Abimelech. Can we read it? Genesis chapter 20 verse 7, verse 1 up to 7. The book of Genesis chapter 20 from verse 1 up to verse 7. And Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelt between Kadesh and Seir, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister. And Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Said he not unto me, She is my sister. And she, even she herself, said, He is my brother. In the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. For I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sinong pwede tumakot sa'yo? Anak ang mabait na Diyos, ang kalaban ng mga demonyo, hindi ikaw, kundi ang mabait na Diyos na iyong Ama sa langit. Amen! Amen! Praise the Lord! Sinabi ng Acts 3:23, ilang daan magkapatiran nagtanong, sino ang aming beloved Pastor Almeida? Sinabi ng mga Panginoon, buksan mo sa Acts 3:23. Ang sinong hindi maniwala sa aking propita ay wabasakin ko. Sinabi ko sa inyo, man mahal, whether you like it or not, believe. Dahil ako'y nanalangin, aking panalangin tinugon, katulad ng panalangin na nakita sa dream
ang akin sa Biblia, sarado Biblia, kumuha ko na minsay sa malaking noon. With my closed eyes. Malaking noon, bigyan mo ko ng mga sitas. Pagbuklat ko binimahal, nakasara. Kung fasting ako binimahal, kinastaat ko ang demons of interruption. Lying spirit, kinastaat ko. Tumambad. Sinabi, ang mga patay nila, hindi kaya ilibing sa dami, million-million, at maraming nag-vision, nabiyak, ayon sa sinabi ng Tibolks, ang faults galing sa Marikina hanggang Davao, intensity 10, ngunit sa Biblia, sa Revelation, chapter 16, verse 9-10, mawala ang mga bundok, siyudad, mawala. Sabi ng Biblia, kahit magunaw ang mundo, pag ikay anak ng Diyos, hindi ka mapapahamak bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya humingi namin sa'yo, malapastura. Malapig noon, bigyan mo ka ng mensahe. Ibinigay ng malapig noon ang mensahe sa malapastura. Sinabi ng Biblia, ang mga tao nagtatawa sa iyo. Ngunit, magpasalamat kayo at sila'y mapapahiya. Rejoice, matuwa na kayo, magalak na kayo at sila'y mapapahiya. Amen! Bakit? Whether we like or not, we answer now unto the kingdom. Will Christians will reign throughout the world? Daniel chapter 7. Can read it. Malapit na minamahal. Daniel kapitulo 7, versikulo 18, talon sa 27. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aharihin ang kaharian magpakailanman. Sa mga tuwid bagay, magpakailan kailan paman. 27. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Praise the Lord! Hallelujah! First Kings, chapter 17, verse 20 up to 24, kindly. Unang mga hari, kapitulo 17, 20 hanggang 24. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na may katlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya ay muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata, at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid, at ibinigay niya sa kanyang ina. At sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayon talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos, at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Let us say, praise the Lord! Ang anak ng biyuda na matay, inalangin ni Prophet Elijah na buhay ang bata. Sabi ng ina na biyuda, by this miracle, Prophet Elijah, I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in the mouth is truth. Ang salita ng Diyos na siyang bibigay katotohanan. Amen? Si Mami Tolentino ng Orduha Village mga 15 years ago, sinabi sa our beloved, my dearest wife, beloved pastora, sabihin mo sa mga pastor, malaking problema, ang aking daughter-in-law ay patay na. Pinagbintangan ng aking anak na minorder ang kanyang asawa kaya nagwawala
ang mga kapag-anak sa libre. Kukunin sa Amerika ang kadaber. Ang linggo, kami mga 100 lang sa Duha Village. Ako'y nanalangin, kumilos ang mahal na Panginoon. Nakaupo ang kapatiran, nakatumbahan. Nakatumbahan sila sa presensya ng Bapay na Diyos. Terrible! Pati si Kirill Lilpin, napalking mama, tumba ang mukha niya, ang umuna pati kaning salamin, ang himala, pati salamin hindi nabasag, ang mukha niya hindi nabasag. Sabi ko, mami, lutas lang ang problema mo. Lunes, tumawag siya sa ospital. Sumagot ang doktor. Sabi niya, kunin kita sa room ng iyong anak. Pagtawag niya minamahal, sumagot si Sister Linda Tolentino na dati nang patay, putredes, tatlong araw nang patay. Nag-iyak, mami, sabi nila, ako'y patay na. Pumunta ang kanyang asawa, John Tolentino, limihan sa siya. Biglang siyang bumangon at karakadaka pumunta sa Pilipinas. Kumarap sa akin after 1 week kasi bumangon sa mga patay. Kinuhang bandana, kalbo siya, wala siyang buhok. Paglihan ko sa kanya, dahil kanyang sakit ay cancer of the brain. Paglihan ko sa kanya, tumba siya slim. Pagbago niya, ako'y magaling na! Nag-iyak, magaling na! Amen! I praise the Lord! Hallelujah! Nung nabuhay, ang patay, anak ng byuda, sinabi ng byuda, by this prophet Elijah, I believe you are a man of God. And that the word of the Lord in their mouth is true. Sa 2 Kings, chapter 5, verse 15, sinaaman na kitungin, gumaling ka ng kitong sa pamagitan ng prophet Elisha. Nung gumaling siya sa kitong niya, dahil galing siya sa mga hospital, sa may simbahan ng Syria, doon kay Baal, kung saan sa mga batot, simintot, kahoy, mga ginto na mga revolto, lumuhod siya ng lumuhod, nagsimba na simba na simba ang general na kitungin. Walang kagalingan, hindi gumaling. Isang alipin na galing sa Israel, nagsabi sa kanya, kanyang asawa, bakit hindi mo sabihin sa iyong asawa pumunta sa Israel? Mayroon doon propeta. Pumunta min mahal doon sa Israel, nagdala ng ilang daang kilong ginto upang ibigay sa prophet ang ginto. Arlan gumaling siya sa kanyang kitong. Nung pumunta roon, hindi niya siya tinignan ng propeta. Inutusan niya si Gehazi. Gehazi, sabihin mo kay General Naaman, lumubog siya sa Jordan ng 7 beses. Ang galit ng General, ano? Ako? Lulubog sa putikang Jordan? Why not in Ababa and Parmar? Rivers of Damascus. Malinis yun doon. Akala ko pa naman eh, haharap siya sa akin at sabihin niya, gumaling ka. Sabi ng mga sundalo niya, Panginoon, kung sinabi ng propeta, lumubog ka sa Jordan, kahit marumi, sundin mo dahil kagaling ka. Aba, natauhan ng general. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Lumubog 7 beses. Ika-7 beses, ang kanang kitong nawala, lumilis ang kanang katawan. 2 Kings chapter 5, verse 15 up to 6 to 18. Henry. The second book of Kings chapter 5, from verse 15 up to verse 18. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. But he said, as the Lord liveth, before whom I stand,
I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. And Aman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 meals burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. And this thing the Lord pardon thy servant, that when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon, when I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. Amen! Amen! Let us have a praise the Lord! Pag ikay nagpore sa mahal na Panginoon, sundin natin yung sinasabi niya. Shout! With a voice of triumph, malakas, upang ang mga debilita takas. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ang inyong narinig ng salita, hindi lang salita kundi kasama ang kapangyarihan at kaligtasan, pagpapala at buhay na walang hanggang. Mayroon kayong mga marinig ginagamit ni Satanas sa radio, television, sasabihin sa inyo lahat sa Jesus Miracle Christian Ministry walang gumaling, binibayaran ko raw ay ilang million dito nagsigaling aking binibayaran. Sana kumanguha ng pira. Hallelujah! Let us have a praise the Lord! Minamahal, para makita ng mga paniranda mo, ayaw maniwala sa Ebanghelyo, ayaw ng langit, gusto ng impirno, gusto kayo damay, ang lahat gumaling dito, itas magkamay! Amen! Ang lahat gumaling sumigaw, Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay gagaling dito, hindi lang sabay-sabay. Mayroon din kulang na pinapataya, gagaling after 15 days, after 1 month. Mayroon naman mamaya, kahit anong karamdaman, gagaling na mamaya sa pangalan ni Jesus. Yung mga paguhan, gagaling na. Depende sa pananampataya. Amen? Lahat pag sabay, praise the Lord. Ang Israel, ngayon, tinanggihan ang mabait na Diyos. Ang tunay ng mga Israelites, lahat yung na-born again Christians, spiritual Israelites, nagtanggap kay Kristo. Amen! Let mo sabihin, praise the Lord, Hallelujah! Sa tunay ng mga anak ng mabait na Diyos, nandoon ang presensya ng mabait na Diyos, nandoon himala, kapangyarihan, kakalakan ka mo yung pagpapago! Kalutasan sa mga problema, himala, katakot-takot na himala, sa pangalan ni Jesus! Amen! And amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sa Jesus Miracle Crusade Mystery, hindi lamang 100 ang binuhay dito ng mga patay sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi, Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Imagine, si Brother Arnel Pinelo nalaglag 31 feet sa rotunda. Nandun mga doktor, testigo, UDMC, nakakabit ang streamer, mga alas 5 ng, o alas 6 ng umaga, dahil magdamag sila nagkabit streamers, 1991 crusade. Binalikan ni Brother Arnel, kung bakit ba naman, nagdala sila ng alambre. Isang dipa lang, o kalating dipa, o isang dipa. Hinigop siya, hinigop. Dahil, kasi laki ng, ganito ang kuryente. Yung 34,500 volts, hinigop siya. Pag higop siya kanya, nawakan din yung malaking boltahe na kuryente. Pumutok ang transformer. Nagkaroon ng brownout, pati sa ospital, UDMC, wala nang ilaw. Bagsak si Brother Arnel, hindi kinakadang bumagsak doon sa plat na siminto, tumama ka ng ulo sa pader. You can just imagine sa pader tumama. Kahit hindi na mamatay sa kurente, mamatay na doon siya kahit 31 feet. After prayer, nanulay ko, kinakadang ka nabuhay. Doon sa bahay ako nanalangin, nabuhay si Brother Arnel. Sabi ng mga doktor, patay na yan ah, maitim, lutong-luto eh. Sabi ng mga doktor, kahit nabuhay yan, pero ang mga organs niyan,
ang puso, atay, lahat, dito ka, durog-durog. Lumabas ang kurintid at sa kanyang mabuto, butas-butas. Sabi niya, after one day patayan, ang gulat nila, after 2 weeks, naglakad. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Nung bumagsak si Bernel, nakita niya kinakatawan, binubuhat ng mga workers patungo sa UDMC. Sabi ng mga doktor, wala na, patay na. Patay na. Yung palay, nasasap na siya ng trono ng mabait na Panginoong Jesus. Sinabi sa kanya, anak, hindi ka kasi nag-iingat. Bumalik ka sa lupa. Sabihin mo sa pastor mo, nalugod ako sa inyong ginagawa. Minumahal, narinig niya ang makanta natin dito, ang iba. Kinakanta ng mga anghel sa langit, ang mga Kristiyano na doon sa langit. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ng mahal ng Panginoon, ayaw ko na bumalik. Bumalik ka, anak. bumalik ka. Active prayer, karakadaka siya na buhay. Amen! Alam kong sabi, praise the Lord! Hallelujah! Acts 3.23, maraming nagtanong, ang mga Panginoon, sino ang aming pastor? Sabi ng mabait na Diyos, buksan mo ang Biblia. Acts 3.23, kindly, read it. Mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 23. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Sa lahat ng mga bagay na sa inyo ay sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaliluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Let us say, praise the Lord! Maraming naniwala, dying na. Isang patay na. Naniwala mong pamilya. After prayer, bumangon ng patay. Lahat sila'y naligtas. Naniwala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Naligtas na sa physical na kamatayan. Naligtas na, ligtas pa rin sa spiritual na kamatayan. Magmamana pa ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Marami sa Mindanao, sa Butuan, sa Agusan, Cotabato, habang nagsilta ko sa TV, sabi ng mga pastor, mula ang propeta, huwag kayo minawala, karakadaka na baliw, napunta sa mental hospital. Paglabas sa hospital, napunta sa bunti, tirilbing parusa. Isang nabartulina, tag-adik, baliw na, grabe, sobrang pagkadag-adik. Lumalaban sa mga pulis. Bata siya ng kapitan ng Cebu ng pulis doon. Binibigyan siya ng maraming mga drugs doon, kanyang kinukuha, nabaliw siya. Nung nabaliw na siya, pinahuli siya ng kapitan. Hindi ba huli-huli? Maraming mga pulis, mga doktor. Nung siya'y nahawakan na injeksyonan, siya'y pinunta doon sa ilalim. Parang Bartolina madilim, siya'y ginapos. Naalala niya ang kanyang mama. Nagsabi, sa Jesus Miracle Crusade Ministry, ang mga drug addict ay napapalaya. Gumagaling makaramdaman. Tumawag ka sa Diyos ng Jesus Crusade. Minamahal siya'y nagkagapos. Siya'y nanalangin, siya'y nagtatauhan na. Mahal na Panginoon, kung totoo ang sinabi ng mama ko, iligtas mo ako. Ako'y maglilingkod sa iyo. Dumating, minamahal, ang ilaw. Pagkatapos, biglang yung tao. Pagkakita, minamahal, ako ang tumabot sa kanya. Karakadakad, wala ka ng gapos. Pagkatayang pagka, patay ka ng magkatagadik na wala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kami na mahal, na aking ginigilin mga kababayan,
bakit naging drug-addict ang anak ninyo, ating minamahal mga kababayan. Kapag ang mga drug-addict ilang milyon, lahat ay magbangkaruta, mawala ng anak buhay. Wala ka nang gagawin kundi bantayan ang anak ninyo na drug-addict, naggumon sa drugs. Hindi kailangan ng reliyon, ang kailangan ay si Kristo. Yung nagsasabi, do you have any heartbreaking problems? Beyond your power to resist, to solve, come unto me. You that are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and I'll learn of me. For me, I'm meek and lowly in heart, and I'll give rest unto your souls. Bigyan ka ng kapahingaan. Ilang daan libo ang mga drug addict dito na palaya sa drug addiction. Mga NPA, mga komunista, drug minus, very destructive. Pero sa onslaught, sa kapangyarihan ng drug lords, i-compare sa communism at terrorism, wala mag 10% buong daigdig nanginig sa takot sa komunismo, sa terrorismo. Mayroon ba mga drug lords? Mayroon ba mga politiko na lumaban sa komunismo, sa terrorismo, para mapalaya ating mga minamahal kababayan upang matanggap ang mga aral ng katotohanan, upang mapalaya sa kasalanan, sa drug addiction, ating giniginan ng kababayan upang sila'y mamulat sa katotohanan at pagmamahala ng buhay na malanggang wala! Wala! Marami niyang nagtakbuhan ng mga public officials sa Amerika na takot sa komunismo. Bumalik ako sa Pilipinas, 1987. Tapos ang kusada dito ay bumalik na groon. Sabi ni Mami Murillo, mga 86 years old na sister, sabi sa akin, mahal na pastor, ang mahal na Panginoon nag-utos na magkursada ka sa Amerika. Paano mo mami natiyak? Ang mahal na Panginoon ang sabi sa'yo. Nung Linggo, dumating ang mama uti ang damit. Ako'y pinaluhod. Pagluhod ko, sabi niya, nakita ko mga butas ng paa at kamay. Pagkatapos sinabi sa akin, nawala, isang segundo nawala sa kinaharap. Sabi ko, Diyos nga, ang mabait na Diyos ang sabi. Ang mga tao sa buong mundo nang inig, wala silang alilangan, magaw na ng komunismo ang buong daigdig. Pinaspuan ko sa mga streamers, ilang daan, nagpa-print ako. Nilagay sa mga diaryo, do not believe in communism. Communism is satanism. Sa radyo ng bayan, nag-announce, milyon ang dadalo sa krusada. Sabi ng mga rebelde sa mga bundok, sila'y bababa. Sila'y pupunta sa krusada. Milyon sa bababa. Tingnan kung gano'ng katotoo. Minamahal, ako'y natakot kunti. Nagsalita ang mabaita din sa akin, my son, fear not. Go fist them, I'm with you. Amen! Praise the Lord! Minamahal, as many as receive Him, give them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. If you receive the Spirit of the living God, you will become powerful, more than conqueror. You are more than Alexander the Great. Alexander the Great conquered the world with only 21,000 soldiers. Prophet Elisha, Prophet Elijah. Millions were conquered by them, by the power of the living God. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Pero hindi sila offensive. Sila nagtatanggol sa sarili lamang. Receive the Spirit of the living God. Come to the front. Let me cancer, mga bulag, mga pilay.
lahat ang uri ng kramdaman. Pag kayo maglingkod sa mabaita Diyos, tanggapin ninyo on the air, throughout the world. Receive all this tenderness, Jesus, your Savior and Redeemer, in Asia, Europe, and America, throughout the world, in Russia, in Soviet Union, in our country. Believe and receive. Till, oh, there is Jesus, I believe in thee. I accept thee as my Savior. Save me, Lord, from my heartbreaking problems, from my weaknesses, from my sins. I need thee as my Savior. Save me, oh Lord. I need thee, my dearest Jesus. Come unto me, my dearest Jesus. And sing the song, Come unto Jesus, dearest Jesus. Read your heart with a godly repentance. Doon, minamahal, sa Balanga, alas 7 ng gabi, nagbagyo. Nandun mga MP, surrounded kami, minamahal. Sabi ko, minamahal, ng mga MP, titigil ang bagyo dito, nanalangin po kami. Sa pangalan ni Jesus, ulan, bagyo, hangin, tigil sa pangalan ni Jesus. 1, 2, 3, 4, pag-abit na 10 seconds,
Nako, karagadaka, lumitaw ang buwan. Lumabas ang buwan at mga bituin. Hallelujah! 1987, Salonita, January. Nandoon, Dandan Libo. May MP, mga komunista nandoon. Ako'y baralin na nila. Pagpanalangin ko, ayaw ko, ano nakita nila, minamahal? Mayroong huwag galing sa langit. Tinakluban ako. Primerong baril sa Tarlac, Santa Rita, ang nanguna si Brother Relindo, nakumbirti na dito. Siya nanguna doon. Pagkudyat niya, sabi, pagpipikit ang mga mata niyan, taas ang kamay ko, tiragan. 33 sila, 10-10, baril 10, walang pumuto. 10, walang pumuto. Sunod 13, walang pumuto. Nako, hallelujah! Praise the Lord! Ang ibig na katumbahan! Ang galit nila, umuwi sa Santa Rita, pinaputok mga baril nila, lahat pumuto. Akala na sila, grabe, nakumbirte sila, minamahal. Halos lahat nakumbirte. Amen! Lord, praise the Lord! Hallelujah! After 2 years, babalik sa akin, sabi ng MP, balikan natin si Pastor Almeida. Pero, samahan mo kami. Sabi naman, mag-pray muna ako. Ang aming pinakasapil sa Santa Rita, humanit, mumindol, nakatubuhan mga MP, takbuhan sila. Sabi niya, ipagkakataon lang yan. After 1 week, bumalik uli. Nalalagi ulit si Padre Lindo, lumindol muli. Sabi niya, pagkakataon lang yan, babalik kami. After 1 week, bumalik uli. Sabi niya, pagkakataon yan. Ikatatlo, bumalik sila. Naku, terrible lindo talaga. Naiwan ang aram light nila. Sila takot at ang inig. Sabi, ano klaseng tao yung pastor niyo? Pa, napapahama kami! Anong nangyari? Nagkukumbirti sila. Hallelujah! Let us praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Doon, ang mga busayap sa Sambuanga, hindi kami napalayas. Grabe ang pag-ibig at kapangyarihan! Wala kang kinatatakutan sa tanas na demonyo! Sa pangalan ni Jesus, amen and may praise the Lord! Hallelujah! Grabe aking pag-ibig, pag-ibig ng mabait na Diyos nasa amin na hindi kinatatakutan ng kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay tumataka sa amin. Takot ang Diablo. Nagbaka sa kalian Diablo na kami ay mawala sa mabait na Diyos at impirong tungo. Kaya ayaw ni Diablo na kami mamatay. Ngunit hindi kami dadaan sa libingan kayo lahat. Kung fire with God, let kayo dumadalo, dalo na dalo. Dalo ka ng dalo. Magkaroon yung panampataya, malapit na maglindol. Bago maglindol, malakas na lindol na millions sa revelation at sa visions. Ako minuhal mismo, binigyan ng misip ng mabait misis sa mabait ng mga Panginoon. Ang misip, don't you worry my son. Lahat ang lumalait sa inyo. Lahat ang mabait sa inyo. Maghintay sila. At wala nang kaya maglibing dahil million ang mamatay. Wala nang kaya maglibing. Hindi kaya maglibing ng mga patay. Nakita sa mga visions, maraming kapatid, nakita. Lumindol dito, mari hanggang Dapaw. Katakot-takot ang namatay. Ang nagpatuloy ng Diyos nila ay simento at bato. Ang Diyos ay nasa langit. Papasukin mo dito. Hallelujah! Dito sa puso mo. Amen and praise the Lord. Hallelujah! Sinabi sa Acts 3:23, ang maniniwala sa aking propeta ay maliligtas. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tas ang kamay ang ibig tatanggap. Tanggapin mo at sabihin mo, mahal na Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Kailangan kita, aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat aking makasalanan. Ibig ko maging tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, iligtas mo po ang aking mamahal sa buhay, aking magkapitbahay, aking magkaibigan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dear Jesus, I need you as my Savior. You, my dear still countrymen, on your TV screens, on your televisions, in your homes, on your televisions, in foreign lands, in other parts of the world, throughout our country, those on in your homes with your televisions, receive, oh dear Jesus. Tell Him that you need Him. You need Him as your Savior. Tell Him that you love Him, that you believe in Him.
You need a Savior. You need a Savior. Tell him, there is Jesus. I need as my Savior. I rend my heart with the godly repentance. Forgive me, O Lord. I need you. Forgive my sins. Save me, O Lord, and all my loved ones. Father, this I pray. In the name of this Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Father, this in the name of this Jesus. Forgive me, those who believe in thee, who accept this as their personal Savior. Ama, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, bilang tagapagligtas. Those who receive thee as their Savior, forgive him, Lord. Impart unto them thy sweet Holy Spirit, life in heaven, the love for thee, and great fear of thee, great faith in thee. Father, dearest thy friend, name of my dearest Jesus, solve the problems, answer the prayers, protect them from the forces of evil, from the power of darkness. Make him real Christians by heart and deed and truth and ears of eternal life. Father, dearest I pray, in the name of Jesus, Jesus, amen and amen. Heal them, O Lord. Heal them, O Lord, of their problems. I pray in the name of Jesus, Jesus, amen and amen. You, my dearest peoples of the world, I may these fellow countrymen, in your homes, with your televisions, touch your TV screens. Ipataw kamay ninyo sa screen ng inyong televisions at ang isa ninyo kamay sa mga karamdaman po ninyo. Kung anong karamdaman ninyo, banggitin ninyo at palayasin sa pangalan ni Jesus mamaya. In the name of Jesus, if you are sick of cancer, leukemia, TB, diabetes, put your hands on your sicknesses, on the parts of your sicknesses, your other hand on the TV screen, then follow this prayer, rebuke, decree. You see, demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, demons of diabetes, ulcer, goiter, blindness, heart disease, paralysis, leprosy, AIDS, any incubation, diseases, diabetes, kidney trouble, ulcer, cast out, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, lumayas ka sa akin, demon of cancer, leukemia, TB, diabetes, ito ni karamdaman pagka mahilap, hello, cast out, lumayas ka sa akin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, cast out, in Jesus' name, be healed, hallelujah, demons of darkness, all the demons, cast out, darkness supporters, cast out from our country, cast out from our country, in the name of Jesus, all demons, cast out, get out, keep pushing. You can control our country in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Minamahal, by faith, token of you, as a token of your faith in God, raise your hands and shout. Pagmalakas na hallelujah, praise the Lord, kitas puso, alway di ni tatakas, di mo na kansi, likim kinabi, tatakas, abi king, madir, tatakas, lahat ang mag-uri demonyo. Hallelujah, lahat masama. Ikaw ay alipin ang kasalanan. Ikaw ay drug addict. Meron kang ikaw ka ng nicotine. Lahat ng uri ng kasamaan nasa iyo. Demonyo ka, demon possess. Palayasin mo. Demonyo ng lahat ng uri ng demonyo. Sumigaw ka ng malakas. Hallelujah. Tapos ang kamay, huwag ka magbiro. Ilitas dyan 3 times. Hallelujah. Sigaw, hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Say, Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. 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 Do not forget, we love you so much from the bottom of our hearts, but our dearest Jesus loves you more and more and more. Praise the Lord. Our beloved pastor, my dearest wife, sweetheart. Maraming salamat po sa banal na mensahe natin na pakinggan. Ang aming pong dalangin na patuloy po ninyong bigyan ng daan ang pakikinig ng salita ng mahalagang dinadala sa ministeryo nito. Ito po'y tiyak na inyong mga karamdaman, inyong mga pangailan, mga problema ay magkaroon ng katugunan at kalutasan sa malang kaparaanan. Kami po'y patuloy na naganyaya na huwag po ninyong kaligtaan na daluhan ating mga regular services. Kaya patuloy po kami dumadalangin, mga minamahal na nawa, ang patnubay at pag-iingat at ang maya mang biyaya at pag-ibig niya malamay sa mga ating lahat. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen.
Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved honorable son, Pastor Linus Almeida. Magandang misa at yung minamahat ginagalan, Pastor Evangelist Almeida. At yung mga baragawain sa ating live streaming every Wednesday, sa araw ng bukas, 1-6 po na hapon, Friday service, 1-6 po na hapon, ating general worship every Sunday, 25 po na hapon, at yan po ay isasagawa po sa ating po pastoral house, sa number 6, Quezon City, Emperor's God. At tayo po naka-live streaming po sa Facebook, itype lang po ang JMCM Central sa YouTube at sa Facebook account. At huwag rin kalagdan ating TV program sa PTV po every Saturday, tender at inagabihan kalasosin ang ating bigyat ang ating radio program dito po sa Radyo 1 DCMA 15 sa matalapit na lunas ng Sabado 11 to 12 po tayo ng ating gabi. At sa lahat at inibig ng mga kabayan na pinagpalan po sa gawain ito, maraming po kayong makibalikas para po sa pagkapalaganap ng purong ebanghelyo ng kaligtasan at maraming kayong magbigay through our JMC video account number per view bronze 340-390-268-577. For Frank Counseling, ating bilang telepono sa ating pastoral house 837-5148 837-5148. At lubing po natin dagalan sa mga ating pilang muli tayong magkakapilin sa papagay at pansamantala sa mga nandalaan po namin minamahal din ng karang pasok ibang sa Almeida bilabit na nabasang pasok din sa Almeida di bilabit children kami pasamantala nagpapaalam. We love you so much, but our dearest loves you more and more and good night.